Welcome po sa TrueGreatFilipino.com. Ngayon po, magluluto naman ako ng bistik na atay or pork liver steak. Ito po ang ating mga kakailanganin. Meron po ako rito ng atay ng baboy. Kailangan po, nung hiniwa ko siya ng manipis, the dry pat nyo lang po siya, make sure na wala pong blood or dugo or tubig. Para pag minarinate natin siya, papasok talaga yung mga kagaya ng toyo tsaka ng lemon juice papasok sa loob. So tutuloy-tuloy po tayo. Meron din tayong paminta. Meron tayo rito sibuyas, lemon, kinatas ko na siya, yung lemon juice, garlic, tsaka toyo. Gagamit din po tayo ng mantika at konting-konting tubig lang. Tara na po magluto. So ayan po, mag-umpisa na tayo. Sa akin pong lutuan, nagdagay na po ako ng mantika. Ang una ko pong gagawin, piprito natin yung ating atay. Lalagay po tayo ng konting paminta. Hindi po natin siya i-overcook dahil kukunat po yung atay ng baboy. Babalik ka rito sa kagad. Ngayon po, pag nabaligtad ko na, mag-a-add ulit ako ng paminta sa ibabaw. Okay, halu-haluin ko lang. Tapos po, hanguin natin kaagad. At isusunod ko kaagad yung second batch. Pag po tinoast nyo ang inyong pork liver, may tendency kong kumunat siya, kaya kailangan mabilisan po. Pag nag-light brown lang, sabay hango ka agad. So, nagali ulit akong paminta. Again, babalik ka rin ng sarili. Test natin ng konti. Tapos po, again, hanguin natin. Ngayon naman po, maglalagay tayo ng konting bawang. Siyempre nakikita nyo naman na the same oil yung gamit natin. Tali continuous lang po yung pagluluto natin ito. Ngayon po, talagay ko yung sibuyas. Pwede rin po kayong gumamit ng white onion. So lulutuin ko lang siya. Maximum 2 minutes lulutuin ko siya, tapos set aside ko at ipapakita ko sa inyo yung susunod natin gagawin. So ayan po, napapansin nyo, nilipat ko na yung niluto kong onion sa isang lagayan, tapos gumamit po ako ng bagong mantika. So ang susunod natin gagawin, maglalagay ulit tayo ng bawang. Didesign ko lang siya. So, gaya nga ng sinabi ko kanina sa presentation, may style naman ng pagluluto na minamarinate muna ng overnight yung karne or yung atay. Binababad sa toyo tsaka sa lemon juice. Pero sa akin po, ang ginawa ko, mabilisan na. Pwede rin po ito. So yan, mapula na po yung bawang. Nalagay ko na yung niluto natin kanina na atay.
Haluin lang natin. Tapos po, maglalagay na tayo ng soy sauce o toyo. Ang lemon juice. At paminta uli. Haluin lang natin. So mag-a-add ako ng konting tubig. Para matanggal po yung sobrang alat ng toyo. Tapos tatakpan ko siya. Lulutuin ko siya ng mga 8 minutes. Pag naluto na pa yung ating atay at nabawasan na yung kanyang liquid, ilalagay na po natin yung niluto nating onion kanina. So bubuksan ko na. Punta na tayo sa huling yugto ng ating pagluluto. So ayan po, bali luto na yung ating atay ng baboy. Siyempre ang panghuli, yung niluto natin kanina na sibuyas. Combine lang natin, haluin natin. So hindi na natin papatagalin pa. Pwede na po siyang i-serve dahil pinirito na natin kanina yung onion. Kaya ililipat ko lang po siya sa isang lagayan. Tapos pwede na po siyang i-serve. Papatayin ko na yung ating kalan. Ito na po yung finished product natin ng pork liver steak or bistik na atay ng baboy. Marami pong salamat sa panonood ng howtogreatfilipino.com. Mabuhay!